Whatever. Oh, wait. Hi guys, nasigiwan na ako. So apparently meron silang Watsons dito. So I'm gonna take you to their Watsons. Pero for a quick snapshot lang kasi nagmamadali ako. Also I bought some beauty products from their store. So just make a quick tour of their. Hindi ko na rin nakukuha yung sa taas kasi mamadali na rin ako. Kalimutan ko siyang kayo. Pero maybe I'll go up. Just a quick tour. Later in the vlog natin yung... So meron silang second floor where they have their beauty products. So look. This is in Giwan Eastern Summer. I'm here right now because of the fiesta in Sulangan Giwan Eastern Summer. So look! It's so cool. They have like areas for the makeup here. And this is an area in Eastern Summer na parang malayo niya. So nakaka-amaze na merong water dito. Look! It's so cool. I'm gonna go down now. This mall is so cool as well. Sulangan na, hindi naman ako laking Sulangan, pero pinanganak ako sa Sulangan, pero tuwing ano, tuwing school break, umuwi ako ng Sulangan. So ngayon, babalik, pupunta kami dahil magpa-fiesta tomorrow. Diba? Galing. So ito, dito pala yung surf camp. Madadaanan din natin yung surf camp, tapos yung beaches. Kasi nasa part tayo ng Philippines where there's the Pacific Ocean, tapos nasa ano tayo? Tabing dagat. University sa Giwan. Eastern Samar State University. So, yan, magandang school din yan ng Giwan. So, kanina nag-start kami magbiyahe around 5 a.m. Dumating kami ng Giwan at around 9. So, chill lang yung biyahe. Hindi kami nagmamadali. Pero, in all fairness, parang 4 hours. Hindi naman masyadong matagal yung biyahe. Natulog lang kami. Kami ni Sophia tulog hanggang ngayon, tulog pa rin siya. Nag-iilig pa ni Sophia. So, mamaya yung vlog ko. This vlog is about the fiesta in Sulangan Giwan Eastern Summer and kung gaano karaming tao ang naniniwala sa kanya kay St. Anthony, ang pumapanata sa kanya. Kasi, ganun siya kagaling.
So, we are approaching Paglamitan Bridge. So, ito, itong bridge na to. Ang tawag dito, Paglamitan. So, papunta na tayo ng Kalikuan. Ito, si Papa yung nag-vlog. Yung right side daw, papunta ng Humonhon. Well, the left side daw is the Pacific Ocean. So, mas alam niya yung, di ba? Galing-galing, alam ni Papa. So, pwede siyang vlogger din. Travel vlogger siya. So, maraming naliligot dito. But, during special occasions, ano siya? Maganda yun siya. Maraming naliligot. Ang tawag dito is Paglamitan Bridge. Kalikuan na daw to dito, sabi ni Papa. Nasa Kalikuan na tayo. At saka, yung kayo ng trivia guys. Dati, meron, yeah, dahil na, taga-Sulangan niya ako before, meron kaming bahay dito dati. Nawala na ngayon dahil na Yolanda. Kung alam niyo yung Super Typhoon, Haiyan, or yung Yolanda, na nag-destroy ng all over Region 8, halos lahat dito nasira. Yun yun. So, nasira yung bahay. Tapos hindi pa siya napapaayos. So, hopefully, mapaayos siya. Soon. Paayos namin yan. Para pag pupunta kami dito, meron kami tutuluyan. So ngayon, mag-hotel lang kami. Diba? Kasi wala pang bahay. So, check-in lang muna. Kasi overnight lang naman. Kasi sulod, pag magbahay na, hindi na kami mag-check-in sa hotel. So, bahay na kami titira. Nakatamis yung bahay. Kasi, ano yun, kinalakihan ko rin yun. Hindi na ko pinanganak. Hindi na ko lumagay. Marami siyang flags. Nandiyan yung Canada, US. Lahat nandiyan. Hindi ko alam yung ibang flag. Basta nandiyan. China. Ah, okay. So, Allied Forces lang yung nandiyan. So, this was the US Naval Depot. So, I love Veterans Park siya. This is for the veterans. For the veterans who offered their lives. Diba? Meron ditong paganyan. May pa-tourist spot siya. May pa-park siya. So, inikot ni Papa yung sasakyan para makapag-vlog lang. Hindi na ako bababa. Yun na yun. Masaya na yan. Diba? Ang daming trees dito. So, tropic. Sobrang tropic ng place. So, may nakasulat, welcome to Veterans Park, Barangay Ngolos, D1, Eastern Samar. So, meron silang sentimental journey. Yun ang unang panahon, nandito yung mga Amerikano. Love nila dito. Sobrang green ng place, oh. Ganyan. Actually, tomorrow ang fiesta, today's Vesperas. So, marami talagang bisita dito. As in, marami. So,
all people from all walks of life, hindi lang all walks of life, from all regions, hindi lang Leyte, maraming napunta ditong Dayo. Dahil nga napaka-miraculous ni St. Anthony of Padua, and I'm proud to say that talagang totoo yun, maniwala kayo't sa hindi. Ito! So, maraming natalon dyan. Nung maliit pa ako, nung hindi pa to dito gawa tong tulay, nahulog yung chinelas ko dito. Nahulog yung chinelas ko dito dahil kahoy pa dito dati yung tulay. Maliit pa ako nun. So, natatakot ako dito dati kasi sobrang kahoy pa siya talaga. Ngayon, nag-improve na siya dahil ano na ako eh, matanda na ako, so sobra. Ngayon pa lang siya talaga. Liit-liit pa lang yan din niya natayo yung tulay. Dati kahoy lang yan. Nakakatakot din daanan ng mga sasakyan kasi kahoy lang siya. Look! Ito na naman tayo sa sulangan. This is our home. This is where dito ako lumaki. Hindi naman lumaki, pero dito taga dito talaga ako. So nagtatalo sila kung saan kami dadaan. Ito yung way ng papunta sa bahay namin dati. Na bahay pa rin naman, pero wala na siyang bahay kasi hindi naman siya naayos the after ng Yolanda. So sira-sira. Siya. Pero dati, medyo malaki siya, tapos nakaayos dahil nga si mama yung nag-aalaga ng bahay. So nakaayos siya. So ito yun, tingnan mo, sira-sira na siya dahil sa Yolanda. Super typhoon. Meron siyang tent, oh, nilagyan niya ng mga, prepare na siya kasi. Yan ang pinakaabangan ni Sophia, ang mga balloons. Dahil yan ang pangako ko sa kanya, nabibigyan ko siya. Look! Ito po ang sulangan. Kiwan Eastern Summer, St. Anthony of Padua Shrine. Ang kukuha niya yung balloon, anak. Kita nyo, ang daming nagsisimba. June 12 pa lang. Ang dami nang nagsisimba. Ganun kadami yung deboto dito. Oh, bibili nga yung balloon. Nagtatantrum sa sabi ko. Dahil hindi lang sa binibulahan ng balon. Maraming pera si mami bibili ng balon. Masipa, mami. Ano? Masipa. Dito po kami sa one-way street. Nahirap kami makalabas. Because we're not following the rules and regulations. Ito ang epekto. Ito ang sumusunod. Kami pa yun! Bibili tayo, anak, bibili. Babalik lang tayo, iikot tayo kasi yung pinasok natin is one way. Wala tayong maparkingan. Ganun kasi kip dahil ang dami-daming deboto ni St. Anthony of Padua. Dahil maraming humihiling, anak. Maraming nag-ask them prayers. So they will become rich, healthy, happy. So, ang aming pinaproblema, anong uunahin? Magsisimba daw ba muna? Kasi pag magsimba kami, wala rin naman kami uupuan. Kailangan pagpunta doon, simula yung isa para rin naman kami uupuan. Tapos, isa pa, kakain daw muna. Kasi anong oras na? Alas 10 na. So, hindi na nag-drive through lang kami sa McDonald's. Madaling araw pa yung 5 a.m. Medyo, medyo Tom Jones na magkakas. Tapos ang aking kasama naman dito sa tabi po ay hindi insistent. May nilang balon. Oh, may nilang balon. Kamag-alala. Ito na, medyo nakakalampas na kami sa pagkabuhol-buhol na traffic ng one way. So, ganun talaga ang life. Pag fiesta, traffic, ang hirap lumabas. Kailangan magaling ka mag-drive. Yan ang hirap-hirap pag hindi ka marunong mag-drive. Yung gagasgasan yung sasakyan mo. Magaling. So, ang aming inaabangan ay yung lechon. So,
palitsyon kami. Oo, may palitsyon si Mayora. May palitsyon po si Mayora, si Mayor at si Mayora. So, pagdating namin, hopefully, natunan ng lechon. Karay-karay, yun yung pinapwede. Ito, papasok na kami sa tamang daan. Papasok na tayo. Tamang daan. Papalik tayo. So, pupunta muna tayo sa ating hotel. Mag-check-in kami sa hotel. Ano ito yan, mommy? Pupunta tayo sa loading point. Loading point po yung tawag ko. Ayun! Ayun! Mo maraming naliligo, anak, beach. So, dyan din banda yung, dyan din banda kung saan tayo nag-check-in. Kasi nag-check-in muna kami nga dahil nga hindi nga paayos yung bahay. Kinasarawan na talaga kami yung tutulungan. Wala kami lang mag-check-in. Puntahan namin yan. Resort siya dyan. So, yan. Parating yung Sardinia Beach. So, marami siyang iba-ibang classic beach resort. By Pad 4? Pad 4? What? Pad 4 na tinatawag? Dami-dami niyang, actually maganda dito kasi marami kang pagpipilian kung saan mo gusto. Alam mo, oh, masikip yung daan pero nakakaya naming makapasok. Para sa ekonomiya po to. Mga na beshies para sa ekonomiya. Push natin to. Ito, mamaya pupunta kami dyan. Maliligo kami ni Sophia. Are you excited? Okay, ang dami-dami nga ng La Concordia Beach daw yan dyan. Oh, diba, ang gagaling nila gumawa ng mga hinahanap namin. Lubak-lubak at sa bumpy-bumpy road. Hinahanap namin kung saan kaming beach resort. La Luna. Taga rito po kami pero hindi namin alam kung saan yung La Luna. Ah, ito daw. Alam naman nila. Ako lang yung hindi alam. Nakita ko siya sa picture. Pwede na basta naka-aircon. So, buyers. May tumatawag, buyers. So, ito ay isang resort din siya. Solo? Oh, it's nice. Yeah. This is La Luna Resort. So, okay naman siya. Ano po, maganda naman yung entrance niya. So, dito kami matutulog. Diba? Yeah. It's so nice. Meron siyang parking space, which is nice. So, pwede namin dito. Dito namin ipapark siyempre yung sasakyan. Tapos, i-check out natin. So, nag-park kami dito. Ito yung pinaka-parking space nila. Parking space ng La Luna Beach Resort here in, dito sa Sulangan, Kiwan. Okay, okay. So, ito yun. Ito yung pinaka-resort nila. Ayan. So, magpapahinga lang muna kung sandali. Pero actually, hindi naman talaga. Pero, titingnan lang. Mag-check-in, ganun. Ganun yung gagawin. Ka-reserve naman siya. So, babayaran lang, mag-check-in. Tapos, pupunta na doon sa mga pupuntahan. So, eto siya. Diba? Medyo cool naman yung front niya. May, parang nakaayos naman siya. Eto siya. Ay, hello po. Ay, hello po. Kalpo dito lang ramala. Yung blablag para advertise. Ito siya. So, ito po yung may-ari. Hello po. Good morning. Wala pang ligo. I don't know, guys. Uy! Ito kami. Kamusta? Hi! So, galing doon sa aming tinutuluyang resort. Tawag nila resort na parang maliit lang siya na hotel. Ano, pupunta kami sa isa pang resort kung saan tumutuloy yung mga kapatid ni Mama. Isa galing Manila, isa naman galing Abu Dhabi, tapos si Nana galing Manila. Yung lola ko, Mama ni Mama. So pupunta kami dun sa resort na tinutuluyan nila. Lalakad lang kami ng ilang hakbang. Walang kung malayo pa o malapit, sabi nila malapit lang. Si Sophia ang ingay-ingay. Ano ba yung tawag dun sa resort nila, Tito Pido? Ayun, so pupunta tayo ng Banago Beach Resort.
Banagi Beach Resort yung tawag sa resort nila. Yung tinutuluyan namin, ang tawag doon, La Luna Beach Resort. So, itatag ko rin kayo sa mga, maglalagay ako ng link para makita niyo kung ano issue, kung ano yung resort, yung name ng resort, kung ano itsura. So, mamaya, itigawin din natin yung nakakahinga na po nagsasalita, naglalakad, kulang sa exercise. Layo-layo din siya. Mga taga-probinsya, pag sinabi nilang malapit, ibig sabihin nun malayo. Pag sinabi nilang nandyan lang, ibig sabihin, doon pa sa dulo yun. Akala mo lang, malapit, pero layo-layo pala. Hi. Pero ang aming baby ay, wala siyang pakialam. Masakit daw yung feet niya. Untugan. So, I think ito na yun, no? Ayun, so meron na siyang parang gate. So, pag makita kami na naman ng mga kapatid ni Mama, pagkakaguluhan na naman sa Sophia, ayaw pa naman niya ng tao. Masasok lang kabi? Playhouse. Playhouse? Ano yung nakauntog? Lego? O nung pumunta ka sa other house yan? Other house? Yeah. Ano yung nakauntog? Toy. Oh my God. Mabigat? Oh my God. And then, okay, oh, hindi ka na makalakad after ka nauntugan? Yeah. Ano na? Ba yan? Nasa ibang bahay ka, ang dami nangyayari sa'yo. Yan, kasi minsan wala siya sa amin. Dahil nga dyan sa tinatawag na shared custody. So, sensyahan nyo na, pero talagang naiirita talaga ako dyan sa tinatawag na shared custody. Charot lang. Bawal. Bawal magsabi na sa mga bata. Ganun daw yun. So, dito na tayo sa Banago Beach Resort. So, dito tumutuloy yung mga kapatid ni Mama dahil nga yung bahay namin sira pa. So, i-vlog ko. Medyo malaki siyang bahay. Tingnan mo. Ang laki ng lote nila, oh. Baka nagsisimba. So, ang laki niya, oh. Masakit? Yung alin? Beach! Ha? Beach! Beach? Pupunta tayo dun. Si Papa... Meron doon si Papang Beach doon, mga kamag-anak niya. Madami-dami. Dito, meron din dito. Pwede din dito maligo. So, etong bahay na to dati, nung bago pa to nakapunta ko dito, nung parang bagong gawa pa lang siya. So, napaka-bagong ano niya. Ngayon, medyo luma na siya tingnan, no? Pero okay pa naman. Pwede pa naman. Yan. Send ko kami, lalagay yun din. Pag naano ko na siya, na-post ko na siya. Meron pa siyang parang gazebo. So, andyan sila, kumakain sila. Ngayon, nakikita na namin sila sa bintana. Nasa loob sila ng bintana. Narinig na namin sila nag-uusap-usap. Parang nag-breakfast pa lang ata sila. Ang ganda! So repeat. So dito na po kami sa loob ng hotel nila na tinutuluyan. Take two. Dahil hindi namin siya napindot kanina. So eto na. Eto yun. Si hello, Ate Isabel. Hello, baby. Nahiya si Sophia. Mahiyain kasi siya. Yan. So ito yung itsura niya. Oh, di ba maganda? Malaki sa loob. Yan. Tapos yung mga rooms nasa taas. Sa taas yung mga rooms niya. Oh. Bongga. Tapos yan yung pinaka-kitchen nila. Ayan. Pawis na pawis. Umalis sila, Mama Fe. Sama sila, Tita Adi. So, ito yung mga rooms, no? So, ito yung tinatawag na Banago Beach Resort. Bahay siya, pero may kanya-kanyang rooms for the guests. Ganon. Ito yung entrance. Hello, baby! OMG! That's from me! Wow! Birthday niya kasi sa June 16. That's your birthday gift. Yes! Wow, it's a gift mo! Oh,
Angkela will be the one to buy the bike ni ata yan. Yan yung gusto niya, yung mini, so we will buy that and cake. Yeah. 4 years old na yun, yeah, June 16. Na yan, lumat na yan, 30 na. Yay, we will buy that and cake. Ano, baby? Yay! And what cut kayo? Anong color ng cake? Baka mahunin. Thank you, Mama Fe! So, naka-receive siya ng gift from Mama Fed, 2,000 pesos! Mama! Yay! Mama! So, nakalimutan ko mag-vlog kanina. So, nag-vlog ako. Ito yung room sa Banago Beach Resort. Yan, ang ingay-ingay namin. Maraming gamit kasi maraming naka-stay dito. Yung auntie ko, kapatid ni Mama, lola ko, si Mama. So, dito kami yung tumatak. Pero sa La Luna talaga kami. Sa La Luna talaga kami nagsistay. Yun. So, marami siyang gift. May 2,000 pesos siya. My gosh, ang dami niyang pera. Magkakapag-shopping siya sa mini po. Maraming beer siya na lang. Isa lang, bibili lang tayo ng isang beer. Tapos, pink. Pink lang. Ano? Cake? Wala. Mahal yun. Papagawa mo pa yun. Papakustom mo pa yun. Yun. Fiesta here in Sulangan G1 Easter Summer. I don't like fiesta now. So, fiesta po dito sa Sulangan G1 Easter Summer. June 13. So, pagigising lang namin. And pupunta kami sa pool kasi meron pool itong resort na to pero nasa tapat. At pupunta din kami, pupuntahan din namin yung hotel ni Isabel kasi kasama namin siya sa pag swimming namin ngayon. Kasi mamayang hapon uuwi na kami sa Tacloban City. Bye for now. I'll update you later, guys. Bashies. Thank you. Bye. Hi, guys. Good morning. So, we are nandito tayo sa La Luna. And this is their... Ito yung pinaka-pool nila. Oh, galit siya sa akin kasi hindi pa siya nagsiswim. So, ito yung pinaka-pool niya. Oh, gumagalit sa akin. Nagagalit siya kasi hindi ko pa siya pinapaligo. Kakain muna si Mami ng breakfast. Kain muna tayo. Ayun na tayo. So, andito tayo sa pool na sa tapat ng hotel yung pool nila. So, doon, it's ano na siya. Huwag mo na maingay, huwag mo na yan. Ano doon? Ang tawag doon? What should we call it? Parang dagat na siya.
papunta na yun dun sa Pacific Ocean. So, nandito tayo sa Sulangan, V1 Eastern Summer. So, isa to sa mga resort dito sa Sulangan. So, pag, if ever na gusto niya pumunta dito, maganda siyang hotel, okay siya, malinis siya. Tapos, ano naman, okay yung pool kasi may pool siya. Yung iba dito walang pool, so mas pool siya kasi para sa mga bata, pwede makapag-pool. Pwede rin paligo sa dagat at sa baba. Tapos meron siyang free breakfast for two, yung room namin. Okay, I'll update you later. Thanks. Say hi. It's a video. It's a video? Yeah, say hi. No, hi, mommy. Hi, hello. I'm going to fall down. Wanda, dikwento po kayo nagyari. Hindi namin ikikwento. Pumunta siya dun mag-isa. OMG! Yeah, it was... King of phone. Yeah, she swam on her own. So yes, dangerous. Yes, buti na lang, I saw her just on time. She went on her own. So, malikod lang ako ng konti. OMG! It's the biggest OMG in the world. So, nandito tayo sa pool. Anong tawag dito sa pool? Anong tawag dito sa hotel na to? Swimming pool. Pool La Luna. Nasa La Luna tayo sa Sulangan. We are in Sulangan. Nasa Sulangan kami. Sulangan V1 Eastern Summer. And apparently, marami na siya ditong resorts. So, nag-improve na yung tourism industry ng place na to. Marami na siyang resort. And isa to sa mga resorts dito, na maliit lang naman, pero meron siyang pool. And the good thing is, sa baba ng pool, meron, what should we call it? Beach. Swimming pool! Meron beach! Beach pool! Meron beach doon! Hindi lang siya pool, meron siyang beach. Tapos may complimentary breakfast. May complimentary breakfast siya. Right? May complimentary breakfast siya for two. For room, I think. Right? So, ganun. Maganda siya dito. Punta kayo dito sa Sulanghan V1 Eastern Summer! Hi, Beshies! Mag-check out na kami sa hotel. So, anong oras na? 12 na, quarter to 12, at fiesta ngayon sa Sulangan, V1 Eastern Summer. Pupunta na kami dun sa dati naming bahay na si Rafa. Dun sila maghahanda, dun din kami kakain. At maya-maya, uwi na din kami. Tapos, isimba din. Say hi, baby! Baby! Yun, so, bye-bye to La Luna! Bye-bye to La Luna Beach Resort. Here in Sulangan, V1 Eastern Summer. Bye, Beshi! So, meron silang pa-food since fiesta sa La Luna. Nagsiserve din sila ng food for fiesta. So, since ano din kami dito, guest, kakain din kami kasi fiesta. Look! They have food! Say hi, baby! Hi! Hi, guys! Galing kami sa Laguna, papunta na sana kami sa loob mismo ng Sulangan. At sobrang daming tao, grabe. Kanina pa kami dito. Hindi kami makalabas-labas. Kapuhul-puhul na po yung traffic. Pakyat pa lang kami ng tulay ng Sulangan. Ayun! Ayun to! Yung problema lang niya balik. Traffic! Kapag kanina pa pala kami lumabas ng Laguna, ngayon lakas kami nag-check out. Sinakto namin ng hotel, tapos pinakain pa kami doon. Doon may free food sila. Del Fiesta. Ayan. Then tuloy, nasta kami sa traffic. Hello. First stop. Oo. Nakakandigay sa traffic. Bakit? Kaya kami lang muna, nakita kami sa traffic. Kaya kinuha ko na ulang. So, yan. Grabe. Bayo naman, dami na lang. Makikita nyo, ang dami talaga po wapa nata kay Satan sa niyong pago, ha?
Jesus is a miracle worker sa St. Anthony of Padua. Napakaraming milagro na yung nabigay niya sa mga tao. Proven and tested na yan. Kung gusto nyo pumanata kay St. Anthony sa mga Katoliko, pumanata kayo dahil sobrang galing niya. Sobrang idol. As in, idol sa St. Anthony of Padua talaga. So, siya din yung nilakitang ko nung muntik nang mamatay yung baby ko na nag-seizure siya. Kasi habang sinis-CPR ko si Sophia, yung baby ko, kasi yung kato nila sa naging binabanggit ko, may balik siya, tapos walang buhay siya. Galing, na-offer ko yun sa kanya lahat, na-offer ko rin sa kanya. Through his intercession to our Jesus Christ. So, ganun yun. Ganun yung mga katolik ko. Kasi kami sa mga saints, kung mayroon yung intercession, nagbetasan kami. Oh, wait lang, oh, may tayo pagdating. Himpla tayo. Yan, oh, ang daming tao. Grabe. Upa, baka sumamit ka. Malawang dito, malawang. So, bye muna. So nakaka-stress siya. Kailangan magaling ka mag-drive kasi sobrang sikip, grabe. Ito yung tulay na nagdudugtong. Bago ka makapasok ng sulangan, meron siyang tulay. This is Fiesta in Sulangan 2019. Possession. So, mamayang hapon daw, merong procession which is at 3 o'clock. So, iikot siya sa buong baryo ng Sulangan. Tapos, merong pontifical mass at 4 o'clock. Sa alas 4 ng hapon. Sino yun pa? Bishop Marquez. Si Bishop Crispin Varquez yung magbibisa sa Pontifical Mass dito sa Sulangan Giwan Eastern Summer. So, fiesta ngayon. It's June 13. And napakasaya dito. Sobra. Ang daming pumapanata. Ang daming tao. Kay St. Anthony of Padua. And hopefully, papasukin kami kasi si Papa, lay minister naman siya. Nagsiserve siya sa simbahan. Pagka ganun na parang meron ka namang ano sa simbahan, connection, nakakapasok ka naman. Tapos taga rito din naman kami talaga. Malapit na din tayo sa bahay. So yung bahay namin from Yolanda, sira pa siya. Tapos naghanda din kami dun sa labas lang. Sa may labas lang kasi yun lang yung parang available na space na pwedeng paghandaan. Nilagyan lang ng tent, tapos nilagyan ng decorations para maganda siyang tingnan. So eto na, marami ng bisita sa bahay. Ay wala, nakala ko sa bahay. Di ba pala? Wala sa bahay. Ayan. So yung Fort Everest sa uncle ko yan na abogado. Kapatid ni Mama abogado sa Manila. Professor siya before sa University of the East. Siya siyang attorney. Naging president din siya ng school. So panganay na kapatid ni Mama is an attorney. So I'm planning also to pick up law after how many years? Ayan, bahay namin. So, ito yung house namin. Hello! One thing!
nag-swimming. Nag-swimming ka? Nag-swimming kami, grabe. Pwede, pinunta ka namin na sisimba ka eh. Pili ko dito, sisimba kayo eh. Maganda dun. Hi! Hello! Hello, hello, hello. Hindi mo gusto mag-iro. Hindi mo gusto mag-iro. Lagi na lang. Lagi na lang sinasabi mo sa mukha. Hello! Hi, hello. Ang gan po yun po. Laki na lechon. So, ito yung food. So, happy fiesta, guys. Happy fiesta, Sulangan, Giwan, Eastern Samar. Okay. Yeah. Hello. Good morning, Beshies. Pauwi na po kami ng Tacloban, pero nandito kami ngayon sa Giwan. Dumaan kami. Dahil kakain muna kami bago magbiyahe kasi hindi pa kami nag-breakfast. So, nandito kami sa, ang tawag dito? SeaQuest. Ang tawag dito ay SeaQuest Lodge. Lodge po. Whatever. SeaQuest Lodge and Restaurant. Pero dati tanghay to eh. Dito ako dati tumatambay nung ano pa. Dati pa college days nung pag nung dito pa ako nakatira sa Giwan. Sa Sulangan. Tignan mo, oh. Bago na yung color nung ano nila. Bago na yung color nung building. Inayos na nila. So after how many years? After the super typhoon. Talagang ganun pa din naman yung itsura niya. Pero inayos na. Mas wala lang. Na-maintain lang naman nila. Maganda. Maganda yung area. So, ito yung ano. Diyan pwede kumain. O, oh, nasa dagat tayo. Maganda, diba? Instagram worthy. Okay. So cool. So, after dito, after namin kumain, bibiyahin na kami pabalik ng Tacloban. So, oh, you will be able to see Manikani Island. That's an island. Look. Yeah, it's so cool. Yeah. The people that living there are mostly fishermen, sabi ni Papa. Ang dami ni Papa ang alam. Taga rito siya. Look. So nice here. So, we are in Giwan. This is the town proper. This is Giwan. Yo, you might fall in the ano ha? Dangerous. It's dangerous. Hold lang papa, hold lang. Yeah, so update ko kayo later mga beshies. More motorboats. Look, there are motorboats. Bye.